Ayan, tutulong na sana ako. Ano? Kaya lamang eh, may naaalala na naman akong topic na kailangan. Hindi na ito bagong topic. Matagal na itong topic na ito. Matagal na itong kino-question sa akin. Halos ang tagal-tagal ko nang nararanasan itong mga tanong na ito na paulit-ulit na lamang. Hindi na nabago. Ito yung tanong, ano? Ito yung question sa akin na ibang tao. Na mostly sa mga Pilipino ko din nakukuha yung mga ganitong tanong na kesyo daw, bakit daw iisa lang ang aking anak? Bakit daw hindi ako nagkaroon ng anak na ibang lahi? Sayang daw ang lahi. Sayang daw walang kalaro ang anak ko. Bakit daw hindi ko sinundan ng isa pa o dalawa pa o tatlo pa mga anak ko para daw masaya? Hay nako. Ito po ang sagot ko, ano? Ito po ang dahilan. Simula po nang ako ay matutong tumayo sa sarili kong mga paa, ako ay naging isang strong independent woman, kumbaga. Simula nang maranasan ko yung maling nangyari sa buhay ko noon, yung mga naging pagkakamali ko sa buhay ko noon, parang naging trauma yun sa akin. Naging aral sa akin din yung nangyari na yun. Natutunan ko na dapat kumaganak ako ay yun lamang kaya ko. So naisip po na isa lang yung maging anak ko at yun ang kaya ko nung mga panahon na yun, ano? Well, ngayon ay kaya ko na naman na magkaroon uli ng ilan pang mga anak. Siguro kahit isa, dalawa, okay lang din sa akin. Kaya ko pa yan. Kumbaga, hindi na nga lamang ako nagpursigi. Dahil, kumbaga, andito na eh. Malaki na yung anak ko. Bakit pa ako maghahangad na magkaroon pa ng anak? Tama na ito. Parang pakiramdam ko ay nakagraduate na ako sa aking pagkakaroon ng maliit na bata. Kumbaga. Ang anak ko eh, 17 years old na. Next year, 18 years old na. At soon ay bubuo na ng sarili niyang buhay, kumbaga. Kaya parang, hindi na ano, na magkaroon pa ako ng isa pang, ng maliit pang anak. Ng maliliit pang mga anak, kumbaga. Parang hindi na akma para sa akin. Pero, kaya ko na akong tutuusin. Okay yun na nga, ano. So, simula nang ako ay nagkaroon ng karanasan na yan, na natutunan ko na dapat, yun nga lamang kaya ko ang maging anak ko, diba? At para sa akin ay isang naisip kong paraan na maging anak ko. Bakit? Para mas madali akong makakilos. Para mas madali akong makapagtrabaho habang ang anak ko ay nag-aaral pa. Or, kahit maliit pa, pero mas ma-afford ko na mabayaran yung mag-aalaga ng anak ko habang ako ay nagtatrabaho. Para ma-afford ko yung anak ko, nabuhayin yung anak ko at ang sarili ko. Yun. Kasi kung, alimbawa, dalawa, tatlo, apat ang maging anak ko, mahihirapan akong kumilos. Kasi nga ako, nasanay ako na mag-isa lang. Nasanay ako na ako yung mag-isa nagbibigay ng lahat ng yun. Para sa sarili ko, para sa anak ko. So, parang hindi ako sanay na, alam mo yun, yung iaasang buhay ko sa ibang tao dahil natatakot ako na baka maulit-muli yung nangyari sa akin nun. Ayoko nang mangyari sa akin ulit yun, di ba? So, mas gusto ko na may trabaho ako, may sarili akong pera para in case, di ba? Kung halimbawa man, maghiwalay kami, di ba? Hindi man tawag dalangin, ayoko namang maghiwalay kami, di ba? Sino na ba namang may gusto na maghiwalay ng ganun, di ba? Na magkaroon ng hiwalay na pamilya, di ba? Wala naman siguro may gusto nun. Pero yun is for ano lamang, survival, kumbaga. Oh, mas maganda na yun na pareho kaming handa. Meron ako sariling pera, meron din siyang kanya, and kung sino man sa amin na limaw mula ng trabaho, ako or siya, eh makakaya namin, di ba? Eh kung marami kaming anak, mahihirapan kami, di ba? Mahihirapan kami kumilos, mahihirapan kami magtrabaho, and then mahihirapan din kami na maihanda yung mga sarili namin pag tumanda na kami, di ba?
Yun ang inaalala namin at yun ang inaalala ko kung bakit. Gusto ko na magkaroon din ako ng time na maihanda ko yung sarili ko sa pagtanda ko habang binibigyan ko rin ng future yung anak ko. Yung paaralin siya, yung ihanda yung kinabukasan niya, yung pag-aaral niya. Para sa kasi sa akin, hindi ko magagawa yun kung marami akong anak, lalo na kung mag-isa ako. Kasi nga hindi ako sanay na umaasa sa iba. Yun. Eh, wala namang masama din kung maasa kayo sa mga asawa nyo. Diba? Asawa nyo yan eh. Nasa inyo yan. Ako kasi iba ako. Iba-iba kasi tayo mga tao, diba? Yun. Masarap din naman talaga yung umasa din tayo sa mga asawa natin. Walang problema. Yun. Masarap din yung feeling, yung inaalala ka ng asawa mo at iniintindi ka ng asawa mo at kasama ka rin sa mga future niya, diba? Yun. Totoo namang masarap din talaga yan. Pero ako kasi, mas gusto ko meron din ako na akin, meron din akong trabaho, meron din akong sariling kita, meron din akong yung source na akin, kumbaga. Para hindi ako nahihirapan. Yun. Yun ang dahilan kung bakit isa lang ang anak ko. And, nagsisisi ba ako na isa lang ang anak ko? Hindi naman, hindi ako nagsisisi. Sabi ng iba, ito pa yung sabi nila, ng halos marami, magsisisi ka dahil isa lang ang naging anak mo, sabi niyang ganun. Sino mag-aalaga sa'yo kapag tumanda ka? So parang, ang sagot ko, lagi ako may sagot sa tinatanong nila sa akin. Ang sabi ko, kaya nga ako'y nagtatrabaho at nag-iipon para pag tumanda na ako, yung pera ko ay makakatulong sa akin para maalagaan ko rin yung sarili ko pag tanda ko. Kung may pera akong naipon, pwede akong mag-hire ng mag-aalaga sa akin para naman hindi matrap yung anak ko sa akin, diba? Dahil siya ay may buhay din na kanya, diba? Bubuo din siya ng sarili niyang buhay. Ayokong iasa yung pag-aalaga. Ayokong iasa sa kanya yung pagpapaalaga sa akin pag tumanda na ako. At least kung may sarili akong pera, madali na. Halimbawa, pag nagkasakit ako at hindi ko makayang alagaan ang sarili ko dito, diba? Dito naman ay madali lang. Tatawag lang ako ng halimbawa, clinic at gusto kong kumuha ng nurse. Ipapadala ko lang dito sa bahay. Kung gusto kong tumawag ng nurse, papuntahin nila yun dito sa bahay. Ganon dito. Yun. Pero halimbawa kung gumaling na din naman ako, ay di, hindi ko na kailangan yung nurse. Uwi na rin sila sa kanila. At saka pero oras naman yun dito yung nurse, kumbaga. So uwian din sila na, kumbaga. And then, hopefully tumanda lang talaga ako na malakas pa rin. Eh, wala namang problema sa akin. Yun. Hindi naman ako takot ng tumanda. Yun. Marami namang tumatanda dito sa Amerika na tumanda sila na mag-isa lamang. And wala namang problema. Yun. And then yun nga, basta may pera ako, ay malaki yung may itulong nun para sa akin, para mabuhay pa rin ako kahit wala yung anak ko sa tabi ko. Yun, kahit wala ang anak ko dito, halimbawa, nasa ibang bansa siya, diba? So, yun ang dahilan kung bakit. Yun. And, sabi nga nila, sabi pa nila, malungkot ang buhay kapag isa lang ang anak mo or kapag wala na ang anak mo sa tabi mo. Paano ka? Sabi ko, eh okay lang yan sa akin. Basta't ako'y marami naman akong pinagkakaabalahan. At saka, hindi rin ako takot na tumandang mag-isa. Yun. Ang madalas kong sinasabi ay, mas takot akong tumanda na hindi ko na ihanda yung sarili ko. Baka doon ako atakihin ng nervyos at baka doon ako mamatay ng maaga sa isipin na ganun. Na tumanda ako na wala man lang ako naipon, na hindi ko man lang naihanda yung sarili ko pagtanda ko. Na kakailanganin kong humingi ng pera sa anak ko, mas mamatay ako sa ganung isipin, hindi ko kakayanin. Kaya nga, mas inihanda ko talaga, mas yung sarili ko, trabaho ako ngayon, ipon ako ngayon, para sa pagtanda ko, pati ang retirement ko, inihanda ko. Dahil ayaw na ayaw ko talaga na iaasa ko yung buhay ko sa anak ko pag tumanda na ako. So, yun po ang dahilan kung bakit. Sinagot ko na rin naman sila noon. Sinagot ko sila ng maayos sa tanong nila sa akin. And wala rin namang problema kung halimbawa ang anak nyo ay gusto rin kayong alagaan. Yes, wala yung problema lalo na ang anak nyo ang nagkusa, di ba?
lalo na yung kung anak nyo mismo ang nagpresenta na alagaan kayo or tulungan kayo financially and emotionally and physically, walang problema yon. Basta, wag lamang yung ipaparamdam natin sa kanila na, oh, dapat lamang natulungan mo kami kasi magulang mo kami. Dapat lang nasuportahan mo kami kasi magulang mo kami. Yung mga ganun, ayokong obligahin yung anak ko. Ayoko na bigyan siya ng responsibilidad. Ayokong itanim sa isip niya na may responsibilidad ka sa akin, ganun. Hayaan ko ang anak ko na kusa niyang gawin yun sa akin. Kasi ganun ang pagmamahal, hindi yun inuutos. Kusa yung ibinabalik sa iyo, sa atin ng mga anak natin. Lalo na kapag nakita tayo ng mga anak natin, kung paano natin sila pinalaki, kung paano natin sila inalagaan, kung paano natin sila itinaguyod, yung mga ganun, ma-appreciate ng anak natin yun, yung mga ganung bagay. Kasi yung mga anak natin na yan, makakaramdam yan eh. Makakapansin ng pagpapahalaga sa iyo. Sabi ko nga, kung anong ipinakita mo sa kanya noon nung maliit ka pa, yun ang dadalhin niya hanggang sa paglaki. Yun nga yung tinatawag na kung ano yung itinanim, yun ang aanihin. Kung ano ang ibinigay mo sa anak mo, kung ano ipinakita mo sa anak mo, yun ang ibabalik at isusukli niya sa iyo. Kabutihan at pagmamahal. Kung ikaw ay naging mabuti sa kanya, kung ikaw ay naging responsable sa kanya, yun ay kung saan niyang ibabalik sa iyo. Ganon. Yun ang gusto ko kung sakali man na ano, diba? Pero ayoko na sabihin sa anak ko na kagaya ng ibang magulang na ginagawa dun sa anak nila na binibigyan nila ng responsibilidad yung anak nila sa murang edad. Yung para nasabihin nila na yung mga masasakit na salita na kung hindi dahil sa akin, wala ka sa mundong ito, dapat lang na ibalik mo sa akin kung ano yung mga ginawa ko sa iyo, nag-aral kita, yung mga ganun, hindi po natin yun, para kasing the way is sinisingil natin yung anak natin, hindi dapat ganun. Ayoko ng ganun. Ayoko na yung parang paparamdam ko sa anak ko na dapat lang nabayaran niya ako. Or parang paparamdam ko sa anak ko na naniningil ako sa kanya. Ayoko ng ganun. Kasi napaka sakit nun. So, yun po ang dahilan ko. Iba-iba po tayo ng pananaw sa buhay. And wala akong hate dun sa mga tao na yung tumutulong sa mga magulang nila. That's good. Maganda yun. Yun. Pero, hayaan po natin na sila ang gumawa nun, kumbaga kung tayo ang mga magulang nila. So, yun po. Yung pananaw ko, okay. Yan ang pananaw nyo, ito ang pananaw ko. Iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. Kung yan ang pananaw ninyo sa buhay, na tumanda kayo na hindi ihanda ang buhay ninyo pagtanda, then sa inyo yan. Kayo ang bahala. Basta ako, kasi ako ito eh. Mas gugustuhin ko na ihanda ko yung buhay ko pagtanda ko. Para hindi ko kakailanganin umasa sa anak ko. Hindi ko kakailanganin sumandal sa anak ko. At hindi rin kakailanganin ng anak ko na mag-alala para sa akin kung ako ay paano ako nabubuhay, diba? Kasi alam ko, para sa akin, maging mahirap din para sa kanya yun kung hindi ko na ihanda yung pagtanda ko, diba? Kasi ayoko naman na isa pa niya akong intindihin, isa pa niya akong isipin, diba? Yun ang dahilan ko. Dahil, anong tawag dito? Lalo na kung siya ay nahihirapan din sa buhay, diba? Mas mabuti ng pareho kaming handa. Yun. Kaya, yun ang dahilan kung bakit isa lang ang anak ko. Kung bakit hindi na ako nag-anak pa. Isa pa, ang naisip ko ay, halimbawa, kung mag-anak ako ng marami, halimbawa, 12 naging anak ko. So,
sa 12 yun, lahat yun ay pag-aaralin ko, syempre, di ba? Kung ako ay responsable ina, di ba? Syempre, mahihirapan ako. Dahil malaking pamilya, malaking konsumo ng lahat yan. Malaking konsumo ng kuryente, ng tubig, ng pagkain. Mostly, number one, pagkain. Ano pa? Lalo pa kung mag-aaral na yung mga yan. Syempre, may libreng yung paaral sa elementary hanggang high school, diba? Eh, pamasahe pa. Kung sana lamang meron sa Pilipinas na free school bus, mas maganda. Free school bus para sa mga mag-aaral na bata. Mas madali siguro. Medyo makakatipid sa pamasahe. Kasi mahal din yung pamasahe eh. And then, sana meron din yung mga pagkain na discounted para sa mga maraming magkakapatid, diba? Malaki din may itulong nun sa Pilipinas, no? Kung siguro ganun, pero ayat na, mahirap pa rin kasi nga yung syempre pangkain na, number one sa bahay pag umuwi, diba? Syempre kakain ka pag nasa bahay, diba? So malaki pa rin maging consume, kumbaga. So yun ang dahilan. Tapos, syempre kung marami sila ng mga anak ko na pag-aaralin ko, baka 70 years old na ako ay nagpapaaral pa rin ako ng bata sa elementary, diba? So, wala na akong time para maihanda yung sarili ko. Wala na akong time para sa sarili ko naman na maihanda yung sarili ko pagtanda ko, diba? Kasi nga, hindi pa ako tapos sa mga obligasyon ko sa mga maliliit ko pang anak. Yun ang ayaw kong mangyari. Yun ang kinatatakutan kong mangyari sa akin. Kasi, napatunayan ko na tama din ako. Dahil kagaya ng katrabaho ko, yung manager ko, na ang anak ay 7. Tapos siya ay 71 years old na. Kasi 71 lang niya. Yun. Akalain mo, meron pa siyang, ilan taon yung youngest niya? Parang wala pang 18 yung youngest niya. Wala pang 18 years old. So, hindi pa rin siya tapos. Hindi pa siya makapag-retiro. Kasi nga, paano siya magre-retiro? Meron pa siyang sinusustentuhan na maliit na anak. Isa na lang yata yun, or dalawa na lang yata yung sinusustentuhan niya na anak. Hindi siya makapag-retiro kasi wala siyang sapat na pera para sa pagtanda niya. Dahil nga nagsusustento pa siya, nagpapaaral dun sa natitira na lang niyang maliit na anak. Dalawa na lang yata yun. Pero mo, yun ang iniisip ko, yun ang kinatatakutan kong mangyari sa akin. Ayokong dumating yung panahon na 71 years old na ako ay nagpapaaral pa ako ng maliit na mga bata. Kumbaga wala na akong time para mapagtapos ang pag-aaral yung maliit na yun. Tapos wala na akong time para sa sarili ko na maihanda yung sarili ko. So yun ang dahilan ko kung bakit ako ay pinili ko na isa lang maging anak ko. Dahil pag nangyari yun, pag wala na akong time para maihanda yung sarili ko sa pagtanda ko, paano na ako, diba? Sino ang magsusustento sa akin pag ako'y matanda na? Yung anak ko naman. Yung anak ko naman ang mahihirapan, diba? Siyempre, kawawa naman, diba? Kaya yun ang inisip ko na tamang paraan. Isa lamang maging anak ko or yung kaya ko lamang para may time pa rin ako na maihanda yung sarili ko. Mapagtapos ko yung anak ko ng pag-aaral. Kung mapagtapos ko man lamang siya ng pag-aaral, diba? Tapos, kung tapos na siya, ako naman ang kasunod na maihanda ko yung sarili ko. Pero ang ginawa ko, pinagsabay ko, diba? Habang nagpapaaral ako ng anak, nagtatrabaho at nag-iipon pa rin ako para sa sarili ko para naman hindi ako mahirapan. Para naman by the time na nakagraduate siya ng pag-aaral, naihanda ko naman yung sarili ko pagtanda ko. So yun po ang dahilan kung bakit ang anak ko ay isa lamang.